Magandang araw sa ating lahat. Tiyak na mayroon na naman tayong matutunan sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel upang maging updated kayo sa susunod pa natin mga video. Sige, birahan na nato ni. Good morning, teacher! Yes, good morning, class! How are you? Fine, sir! Thank you! And how are you too? Oh, I'm also very fine, as fine as fine as you. Sa nakaraang aralin ay ating tinalakay ang tungkol sa inflasyon. Ating napag-aralan na ang inflasyon ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga piling produkto sa pamilihan. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang patakarang piskal. Ang ating aralin ay nakabatay sa most essential learning competency na nasusuri ang layunin at pamamaraan ng patakarang piskal. Ang patakarang piskal ay ipinatupad upang mapatatag ang bansang ekonomiya. Ito ay tumutukoy sa mga patakarang pinapatupad ng pamahalaan ukol sa paggasta at pagbubuwis na makatutulong sa paglago ng pambansang ekonomiya. Ang salitang piskal o fiscal ay nagmula sa salitang Latin na fisc, nang ibig sabihin ay basket o bag. Sa paglipas ng panahon, ang salitang ito ay iniugnay sa bag ng salapi o partikular na salaping hawak ng pamahalaan. Tungkulin ng pambansang pamahalaan ang pagkolekta ng salapi sa pamamagitan ng buwis. Sinisigurado ng ating pamahalaan na may sapat na buwis upang magamit sa pampublikong gastusin upang mapatatag ang ekonomiya. Nakasalalay sa tamang pagdidesisyon ng pamahalaan ang halaga na ipapataw ng buwis sa produkto at serbisyo paglilingkod, ang halaga ng gastos para matugunan ang pangailangang serbisyong pampubliko ng mamamayan. Sa pagbuo ng budget ng pamahalaan, binibigyan ng pansin kung magkano ang gagastusin sa mga programa ng pamahalaan tulad ng depensa, edukasyon, at serbisyong panlipunan. Ang kabuuang antas ng gastusin ng pamahalaan ay maaaring baguhin upang mapataas o mapababa ang output ng ekonomiya. Upang mapangasiwaan ng pamahalaan ang paggamit ng pondo, may dalawang uri ng pamamaraang patakarang piskal na sinusunod. Una ay ang expansionary fiscal policy na naglalayong mapataas ang output. Kalawa ay ang contractionary fiscal policy na naglalayong mapababa ang output. Ang layunin ng expansionary fiscal policy ay mapasigla ang pambansang ekonomiya, dulot na rin ang mababang output. Ito ay sinasagawa ng pamahalaan upang isulong ang ekonomiya, lalo na sa panahon ng recession o pagbaba ng gross domestic product na nagdudulot ng pagkawala ng trabaho ng ilang manggagawa at paghina o pagkalugi ng mga pribadong negosyo o kumpanya upang maisulong ang ekonomiya. Lalo na sa panahon ng recession, maaaring gamitin ang expansionary fiscal policy sa pamamagitan ng pagdagdag ng gastos ng pamahalaan o pagbabawas na ibinayad na buwis. Gayun din naman, ang pagbawas ng singil sa buwis ay magbubunga ng karagdagang salapi sa mga mamamayan para sa kanilang mga gastusin. Sa ganitong pangyayari, ang bahay kalakal ay kikita para magamit sa gastusin sa lupa, paggawa at kapital. Ang ganitong gawain ay magpapataas ng demand, presyo at output. Layunin ng contractionary fiscal policy na pabagalin ang pagsulong ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabawas sa gastusin ng pamahalaan at pagpapataas ng singil ng buwis. Ang pagbawas ng gastos sa pagbili ng kaunting kalakal o paglilingkod ay kalimitang nagdudulot ng pagbaba ng kabuuang demand na nagre-resulta ng pagbaba ng presyo. Kung ating babalikan ang aralin sa batas ng supply, ang mababang presyo ay hihikayat sa mga producer na magbawas ng produksyon na hahantong sa pagbabawas ng manggagawa.
ang mababang produksyon ay magpapababa sa mga gawaing pang-ekonomiya. Gayunpaman, sa pagtaas ng singil sa buwis ay nangangahulugan ang kabawasan sa perang gagastusin ng mga tao. Babawasan din ng mga bahay kalakal ang paggasto sa lupa, paggawa at kapital. Ang pagbaba ng demand ay magdudulot ng pagbaba ng presyo. Ang mga producer ng kalakal at paglilingkod ay magbabawas ng produksyon. Ito ay magpapantala sa pagtaas ng gawaing pang-ekonomiya. Ang pamahalaan ang nagsisilbing leader sa lahat upang maging maunlad ang isang bansa. Isa rin ang pamahalaan sa nagsasaayos at nagpapanatili ng katatagan na ekonomiya kung saan ay gumagawa at nagpapatupad ito ng ilang paraan at pulisiya para maisaayos ang pamamalakad sa ilang problemang pang-ekonomiya. Ito rin ang magdidesisyon kung anong dapat gawin para sa nalikom na pondo ng pamahalaan tulad ng pagtusto sa mga programa at proyektong pangkaunlaran. Isa rin sa papel na ginagampanan ng pamahalaan ay ang pagbabudget nang sa ganun ay mabigyan ng pantay na alokasyon ng pondo ang iba't ibang sektor ekonomiya. Batay sa paniniwala, mahalaga ang ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang piskal na ipinapatupad nito sa pamamagitan ng pamamahala ng kita ng bansa mula sa buwis na kitang pangnegosyo, pag-aari, VAT at iba pang buwis at kitang di mula sa buwis. Ang mataas sa paggastos ng bansa gamit ang buwis ay nakapagpapasigla sa matamlay na ekonomiya. Ang pamahalaan ay may nakahandang budget para sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Layunin ng pamahalaan ang magbigay serbisyo at pondo sa mga iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, pangkalusugan, social welfare at iba pa. Ang pambansang budget ay isang plano ng pamahalaan na nasusulat sa isang dokumento na naglalaman ng halaga ng salaping inaasahang matanggap ng pamahalaan sa isang takdang panahon. Ito ay mahalagang plano sapagkat dito nakasaad kung paano tutugunan ng pamahalaan ang gastusin nito. Katulad ng budget ng isang individual o pamilya sa pang-araw-araw na pangailangan, tinatala nito ang inaasahang kita at ipinapakita kung paano gagastusin ito. Nakaayon sa expenditure program, ang halaga ng pondo na gagamitin ng pamahalaan para sa mga gastusin pampubliko upang maibahagi. Ang expenditure program ay isang programa ng gobyerno na tumutukoy sa ceiling o pinakamataas na gastusin gugugulan ng pondo ng pamahalaan para matugunan ang serbisyong pampubliko. Ang nasabing ceiling ay suportado ng mga tinatayang pinagkukunang pinansyal. Nahati ito sa tatlo. Una ay ang current operating expenditures o gastusin para sa pagbili ng mga produkto at serbisyo upang maayos na may sagawa ang mga gawaing pampamahalaan sa loob ng isang taon. Ang sumunod ay ang capital outlays o gastusin ng mga produkto o serbisyo na maaring ituring na asset ng gobyerno tulad ng lupa, opisina at makinarya. Ang panghuli ay net lending o paunang bayad ng pamahalaan para sa mga utang nito na naglalayong suportahan ang pampublikong korporasyon. Ang salapi ay mahalaga sa pamahalaan upang maisakatuparan nito ang iba't ibang pampublikong serbisyo. Pangunahing pinagkukunan ng pamahalaan ang pondo ang sumusunod: buwis, kita mula sa mga negosyo na pag-aari ng pamahalaan, pagbibili ng mga lupaing pag-aari ng pamahalaan, mga tulong mula sa mga dayuhang bansa, salaping hinihiram sa loob at labas ng bansa. Sa iba't ibang pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan, pinakamahalaga ang buwis dahil ito ay ang sapilitang kontribusyon na kinokolekta ng pamahalaan mula sa mga mamamayan. Ang buwis ang pinakamalaking pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan. Ito ay sapilitang kontribusyon na kinokolekta mula sa mamamayan. Pangunahing layunin ng pagbubuwis ang makalikom ng sapat na pondo upang maitaguyod ang pangkalahatang kagalingan ng mga mamamayan.
Ito ay gagamitin sa pagpapalakad ng mga gawaing pampamahalaan. May iba't ibang uri ang buwis. Una, para kumita o revenue generation para sa paglikom ng pondo upang magamit sa operasyon. Halimbawa, sales tax, income tax. Kalawa, para magregularisa o regulatory uri ng buwis upang mabawasan ang kalabisan ng isang gawain o negosyo. Halimbawa, excise tax. Katlo, para magsilbing proteksyon. Halimbawa, taripa. Kaapat, tuwiran o direct. Buwis na pinapataw sa may individual o bahay kalakal. Halimbawa, withholding tax. Panglima, hindi tuwiran o indirect. Buwis na pinapataw sa mga kalakal at paglilingkod. Halimbawa, value added tax. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli.